Yan, good morning mga kapilyong hardinero. Andito na naman po tayo sa rooftop namin. Yan, good morning. Good morning, meron na naman tayong bagong tatalakayin ngayon na halaman. Pero hindi yan yung kalamansi. Hindi yung kalamansi, kundi isang uri ng berry. Isang uri ng berry ang ating tatalakayin ngayong araw. Yun ay ang blackberry. So ito yung blackberry ko. Tuturuan ko kayo magparami ng blackberry kasi isa ito sa mga mahal na halaman tsaka bihira. So, paano na ba natin ito mapaparami? So, napakadali lang po ng paramihin ang blackberry na to. So, ang blackberry mga kapilyo ay isang uri ng perennial na halaman. Perennial meaning long lasting sila. Tumatagal. So, matagal-tagal din natin itong mapapakinabangan. Masarap ang prutas nito. Kulay itim na so berry siya, isa o siyang uri ng berry. Pamilya siya ng mga rose. So sa nakikita nyo yan, dahon kamukha ng rose, di ba? Pati yung mga stem niya kamukha rin ng sa rose, may mga tinik. So, ayan ang una nating tatalakayin ngayon, ang blackberry. So, kung bago kayo dito sa channel ko, please subscribe na po kayo sa channel ko. So, at para updated din kayo sa mga bagong videos, mag-click nyo na rin yung notification bell natin. So, at saka i-like nyo na rin at share nyo para malaman din ng iba. At huwag nyo kalimutan mag-comment sa ibaba para alam natin yung mga gusto nyo pang malaman tungkol sa iba pang mga halaman. So, eto nga yung blackberry natin. So, tatalakayin natin yung propagation. Propagation ng blackberry. Maliit lang po ito nung nabili ko. Ito na siya ngayon. Napakalaki na. Yan. May dalawang klase ng propagation. Or tatlo, ibig kong sabihin. Tatlo. Kasi pwede nyo siyang ikat parang sa rose, tapos itusok nyo. At pwede rin yung para siyang runners o running system. So, runners sa tulad ng sa strawberries. Pero basically, hindi talaga yon runners, no? Guys,
parang lang kasi ang mangyayari kasi ganyan, dadaan siya sa lupa, ayan yung natural way ng propagation ng blackberry. So pag nasa wild siya, ganyan yung nangyayari. So, pag humaba na yung stem niya, babagsak yun sa lupa. So dadaan yun dyan, magkakaugat. Magkakaugat siya. So magiging na siyang individual na, pag nagkaugat siya dito sa part na to, magiging kakapit yan dyan sa lupa. So magiging individual na siya na halaman. Yan yung natural way ng propagation ng blackberry. So may isa pang klase kung paano mag-propagate yung blackberry sa wild. So papakita ko sa inyo. Meron dito. Ganito. Ang tawag dito ay suckers. So ito yung puno. Ito yung puno niya. Yan, ito. Ito ang puno. Ito yung suckers. Suckers po ang tawag dyan. Tumutubo yan sa halos sa gilid lang din ng halaman. So ginagawa ng iba, hukayin nyo lang yun dyan. Meron na yung ugat sa loob. So pwede nyo na rin yung ihiwalay. Ganyan yung suckers, yung itsura ng mga suckers. Pero eventually kasi, ito kasi ginamit ko dito is tip method. Tip method. Tuturo ko sa inyo kung paano yung gawin. Tip method yan. Tubo na lang kasi yung tip natin, kaya nagkaroon na siya ng suckers. Okay. Ito yung isa yung tinuturo ko sa inyo. Ginawa ko yung natural way kasi binaon ko yung stem. Stem lang, pinadaan ko sa lupa. Ito yung stem na to. Yan, binaon ko dito. Yung nakita nyo kanina, yan, stem yan. Tapos, yung may sucker na yon, ito, yan yung dulo niya. Ibinaon natin sa lupa. Dulo as in gantong dulo. Yung mismong talbos niya. Tuturo ko yan mamaya. Binaon natin. So, dalawang way sa isang stem. Isang haba. Dalawang propagation yung ginawa natin. Tiningnan, in-experiment ko kasi yan. Tiningnan ko kung alin yung mabilis tumubo. So, halos same way lang sila. Kasi sa nakikita nyo, may ugat na siya. Ayan na. Ugat na. May mga ugat na. So, pwede na yung ikat. Ihiwalay natin sa mother plant dito. Eto rin. Mas talo na ito kasi meron na tayong suckers. So, basically guys, sa isang stem niya, nakagawa tayo ng dalawang halaman. So, malaki na rin na tipid natin. Ganun lang yung kadali i-propagate. So, gagawin natin, harvestin muna natin tong mga na-propagate natin. And then, tuturuan ko kayo kung paano yung gawin. I-demonstrate natin dito. Kita nyo to. Ayan, ang laki na nung suckers. Oh. Yan. Blackberry po yan, mga kapilyo. So, bihira. Kapamilya siya ng mga rose. Same with the raspberries. Ang alam ko, parehas ng propagation yan. Pwede nyong gamitin sa raspberries yung gagawin natin ngayon. So, magang-maga ngayon. Pasikat pa lang po yung araw. Yan. Pasikat pa lang mga kapilyo. So, umpisa na natin to. Kung paano i-propagate o paramihin ang halamang blackberry.
Yan, mag-comment lang po kayo sa comment box natin kung may gusto pa kayong malaman. And subscribe na rin po kayo. Okay, umpisa na po natin mga kapilyo kung paano mag-propagate ng blackberry. So, ito po ay blackberry na may tinik. So, with thorn. May isang klase kasi na wala. Tinatawag natin thornless na blackberry. So, umpisa natin. Kunin muna natin yung mga na-propagate ko na nauna-una. Separate muna natin sila dun sa mother plant. So, puputulin lang natin. Ihiwalay natin sa mother plant. So, kunin natin. Medyo habaan natin ng kaunti. Yan. Bandaritan na lang natin putulin. Yan. Papakita ko sa inyo yung sinasabi ko kanina. Kasi stem yan eh. Ang dulo kasi niyan yung binaon ko. Yung tip method na ginamit natin. So, lalabas ko lang saglit. Yan. Lalabas lang natin. Ingat lang po tayo kasi matinik talaga to. So, kung makakapagsuot kayo ng gloves, magsuot kayo ng gloves. Ako kasi mas makakagalaw ako kapag walang gloves. So, kaya okay lang yan. Ayan, hilahin lang natin. Yan. Ito na. Yan. Kitang-kita nyo magkadugtong sila. Magkadugtong po yan kasi nga stem yung isa. So, ayan. Yan yung pinutol natin sa mother plant. Tapos, ayan naman yung papunta siya ng dulo. Ayan. Punta siya doon sa dulo sa tip ng mismong sanga. So, ayan na nga yung suckers. Indikasyon na tubo na yung halaman natin. So, putulin lang natin. Dadalawahin natin. Yan. At meron na tayong dalawang halaman. So, nakita nyo kung gaano kadali mag-propagate ng blackberry. Yan, tubo na yan parehas. Pwede rin yan paghiwalayin. So, kung tutusin, magiging apat pa yan. Pero, patitigasin muna natin yung suckers nyan bago yan pwedeng ihiwalay. Ito naman sa isa, pwede nang putulin yan sa gitna. So, ito pang isa kunin natin. So, may suckers na rin yan. Yan. Harbisin muna natin sila. Yeah. Meron na tayong tatlong halaman. Napakamahal pa ng blackberry pag binili. Yan ang blackberry with thorn. So, yan po. So, umpisa na natin guys yung pag propagate. So, ituturo ko na sa inyo kung paano natin ginawa yung pagbaon ng stem niya tsaka ng dulo. Yan. Yan, ito. Yan, ibabaon natin yung stem na yan. Palagi lang tayo mag-ingat guys kasi matinik talaga ang blackberry with thorn. So kung medyo may budget kayo, pwede naman kayong bumili ng
thornless na blackberry. So same lang naman sila, yun lang naman ang pagkaiba nila, may tinik. So alisin lang natin yung ibang ano dahon. Mas maganda yung tinatanggal yung dahon, kasi yung nasugatan niya diyan mismo tutubo yung lalabas yung mga ugat. So mas mabilis siya mag-ugat diyan. Ayan, lagyan lang natin sila ng lupa. Lupa lang. So minsan hindi yan bumabaon agad kasi lumalaban yung ano niya, sanga niya. So gagamitan natin siya ng clip. Meron akong clip yan. Ginagamit ko yan sa runners ng strawberry ko. So gamitin natin yan. Panghawak lang doon sa stem para hindi siya umangat sa lupa. Yan. Pag ganyan, iipitin lang natin siya. Pwede naman natin yung tanggalin pagka may ugat na yung ating blackberry. So baon lang natin. Yan. Tapos lagyan natin konting lupa. Ayan. Sitap natin para para kumapit yung yan, para tumigas yung lupa, para kumapit siya. Hindi na gumalaw yung ating blackberry. Yan, ganyan lang siya kadali. Kita nyo naman, nagugat na yung isa natin kanina, di ba? Ganyan yung ginawa ko doon. So isusunod natin dyan yung dulo nya, yung tip method. Yan, tabi lang natin, i-ice lang natin. Napakarami na ng dulo. So marami rin may tayong magagawa ngayon. Unahin lang natin tong dinemo ko sa inyo kung paano gawin yung dalawahan. So ito naman yung dulo. Yan, ibabaon natin ng paganyan. Kukulang tayo ng lupa. Yan, ito yung dulo. Talbos mismo. Gusto nyo, tanggalan nyo ng dahon para mabilis umugat. So, ginagawa ko yun minsan, pero eto, pwede naman natin idiretso lang kahit andyan na yung dahon. So, i-curl lang natin yung dulo para kumapit siya doon sa lupa. So, para hindi siya mahila-hila, i-curl natin yung dulo bago natin takpan. Ayan, naglalo ko yung ating tripod. So, ayusin ko lang. Ayan, medyo luma na kasi yung tripod natin gamit. Ayan, oops. Ayan, ayusin lang natin. Ayusin lang natin guys, saglit lang. Ayan po. So, yan, ito na. Yan, ito yung dulo. Tapos, ikot lang natin yan. I-curl lang natin dyan. Yan, kita nyo. Yan. Medyo bumaba na naman yung camera. Ayan. Wait lang, ayan. Yan, i-ayos ko lang po. Ayan, para makita nyo mabuti. Oops. Yan. Yan, yan. Yan, ulitin natin. Yan, bawasan ko muna. Yan, yan, i-curl. Tapos yan, lagyan na natin ng lupa. Para lang siya hindi mahila. Kaya lang, kaya i-curl ko yung dulo. So, yan. So, madali siya. Kahit igalaw-galaw mo yan, hindi mo yan basta-basta mahila kasi yung dulo niya nakakapit. At saka, marami siyang
kagandahan ng mga naka-curl. So, marami siyang part na pwedeng labasan ng ugat. Para kapit na kapit siya doon sa lupa natin. Ayan. Kita niyo naman. Yan lang kadali yung pagpropagate natin yan. Lagyan lang natin ang lupa. Ayan. Ayan ito. Ayan. Tap lang natin para makompact yung ating medium. Yung ating lupa. Compact lang natin siya. Ayan. So, almost 1 month lang naman yan bago siya magugat. So yung kinuha natin eksaktong hindi eksakto mga eksaktong 1 buwan yun bago natin nakuha. Pero may ugat na yun dati pa na hindi ko lang siya pinuputol agad. So, siguro 20 days to 25 days, may ugat na yan. So, tapos na natin yung ating dalawahan. Yung isang stem at saka yung tip method. So, ayan po. So, nagawa ko na rin tong isa. Ayan. Ibaon ko na rin yung dulo. So, lipat tayo sa kabilang dulo. Yung iba pang sanga. Ayan. Ayan. Eto. Babaon din natin. So, napakarami niyan. Na sanga-sanga na nga yung ating blackberry. So, ngayon ang pinakamagandang panahon para mag-propagate. Kasi marami tayong makukuha ng alaman niya. Ganyan lang kadali. Baon lang natin ang ibaon yung dulo. Mga dulo. So, kahit sa raspberries po, pwede po natin yung gamitin yung ganyang paraan. Kumbaga ay magpinsan naman sila. Ganun. So nakita nyo dun sa stem method natin kanina, nagpapatunay yun na pwedeng gamitin yung cuttings. So pwede tayong magpatubo. Nagamit lang yung cuttings, puputulin natin yan, tapos ibabaon natin. Medyo hindi lang tayo nagkaka 100% kasi minsan nabubulok yung mismong pinagputulan natin. So hindi na siya nagkakaugat, nabubulok siya. So yung iba hindi tutubo, yung iba tutubo syempre. Hindi gaya ng gantong method, tip method. So malalaman mo kung magugat na yan. Kita nyo naman kanina, may suckers na. So, indikasyon na yung halaman natin, yung prenopagate natin, tubo na talaga. Tsaka makikita nyo, marami na talaga siyang ugat. Maglalabasan ng ugat niyan. Hindi gaya sa paggagawin natin yung cuttings. Hindi natin alam kung tutubo yun. So, nakahiwalay na siya sa mother plant. So, may tendency na mamatay na siya ng diretso. Itong gantong method natin dahil nakakabit pa siya sa mother plant, kahit mabulok pa yung dulo niyan, so hindi siya mamamatay dahil dulo lang naman yan . Ikakat lang natin. Pero ginawa ko na to 100% talaga mabubuhay yung halaman natin, yung pinaparami natin o pinopropagate natin na blackberry. So, ganyan lang siya. Kadali. So, marami pa yan. So, hanggang dito na lang muna yung papakita kong dulo. So, madami pa. Tatapusin ko na lang sila lahat. Bago natin. Ayan, ganyan lang. Tap lang natin sila para kumapit. No, guys, yan. Kita nyo. Ayan. Putulin natin yan dyan pagka may ugat na. Tanya. See, napakadali lang po. Hindi nyo na kailangan bumili ulit ng bagong halaman, ng bagong tanim na blackberry. So, kayo mismo, pwede na kayong magbenta dahil meron na kayong na-propagate. So,
So marami na kayong alaman. So ito yung nakuha natin kanina. So, tatlong apat. So pwede pang maging anim yan kung gusto nyo talaga pag iwaiwalay nyo. Pero sa akin ganyan na lang muna sila. So guys, kung di pa kayo nakaka-subscribe dito sa channel, mag-subscribe kayo. Hanggang dito na lang muna yung video natin. So marami pong salamat. Sana may natutunan kayo. Mag-comment po kayo sa comment box natin. So abangan nyo yung sunod nating video.